Mabuhay mga kabayan! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isang dating Pinay caretaker ang napilitang umuwi na ng Pilipinas matapos ang sinasabing panggigipit sa kanya ng amo sa trabaho. Nagpapatrol si Marie Yang. Tatlong taon nang nagtatrabaho sa Taiwan si Glyza bilang caretaker pero hindi na siya nagpa-rehire sa kanyang amo dahil hindi umano maganda ang pagtrato sa kanya. Walang day off, ganyan. Nahirap. Walang privacy, CCTV, palibutan CCTV, kahit kwarto, madaming CCTV. Mag-bihis talaga ako kasi alam ako mag-bihis, hindi pwede sa kwarto. Tiniis ni Glyza ang lahat dahil balak niya sanang lumipat sa pabrika pagkatapos ng kontrata. Pero hindi umano siya pinayagan ng kanyang Taiwanese broker. Hiningian ko siya ng transfer paper para makapaghanap ako ng ibang trabaho pa sa ibang factory. Ayaw niya ako bigyan. Talaga nakiusap ako sa kanya, nagmakaawa ako, umiiyak na ako talaga. Nabigyan ako ng transfer paper para makaalis na nga ako dito sa amo ko. Hindi niya ako binigyan. Mag-e-expire na noon ang Alien Residence Certificate ni Glyza, kaya humingi na siya ng tulong. Nagreklamo po ako, tumawag po ako ng labor. Ginawa po ako ng case number, may kaso na po. Tapos sabi, tatawagan na lang. Tapos hintay naman ako ng hintay, walang tawag. Humingi rin ng tulong si Glyza sa OWA Kaohsiung. Ang sabi sa akin, ayaw daw nilang pagmumasukan yun kasi negosyo yun ng broker. Kasi kung ako daw ang aalis, mawawala ng kikitaan yung broker. Business daw kasi yun. Kung gusto ko daw talaga lumipat, maghanap ako ng bagong broker na willing bayaran yung broker ko ngayon. Paliwanag naman ng OWA. Ang ipinaliwanag po sa kanya, kung nagsisingilan man ang dalawang broker, sa kanila po yon hindi natin pwedeng panghimasukan. Pero kung ikaw na ang sinisingil ng magkabilang panig, bawal po yon. Nag-offer po kami ng gugustuhin niya na pag-usapan dito sa Polo, dito sa aming opisina, sa aming tanggapan. Ang kanyang reklamo, hindi siya pwedeng pilitin ng kanyang amo na umuwi kahit paman meron na siyang tiket. Mabigat man sa kanyang loob, umuwi na lang si Glyza sa Pilipinas. Sabi po, walang tutulong dito sa akin kahit nung kapwa ko Pilipino na ganun ang advice sa akin. Nanghina na yung loob ko kaya sabi ko, uwi na lang talaga ako. Pero mag-a-apply ulit siya sa Taiwan kapag maayos na ang lahat. Para sa TFC News, Marie Yang, ABS-CBN News Taiwan. Puspusan ang pagbabakuna kontra COVID sa Germany. Kabilang sa mga tumanggap ng libreng vaccine ay higit na 300 seafarers sa isang private cruise ship doon. Mula po Germany, nagpapatrol, Jessica Domingo Gross. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng coronavirus at pagkalat ng variants, patuloy na pinagiting ng German government ang rollout ng bakuna kontra COVID-19. 3.8 million ang total COVID cases sa Germany. Nasa 95 million vaccine doses ang naibakuna. Ito ay para sa 45.7 million o halos 55% ng population na ngayon fully vaccinated. Sa cruise ship ito, na may 70% na manggagawa ay Pinoy. Higit 300 Pinoy seafarers ang tumanggap ng bakuna. We are happy kasi we are actually 80% well protected. Marami sa manggagawang Pinoy sa cruise ship ang natengga sa Pilipinas sa panahon ng lockdown. Kaya nang magbukas uli ang trabaho, laking pasasalamat nila kahit pamalaki rin ang kanilang sakripisyo. Malungkot kasi hindi ko sila makakasama ngayon. Ngayon siguro, ngayong Pasko, hindi ko sila makakasama. So sa masaya, sa loob kasi ng isang taon at mahigit na wala akong trabaho, sa bukas nagkaroon nila ako. Aabot sa higit 42,000 seafarers ang na-deploy ngayong 2021 kahit pandemic. Para sa TFC News, Jessica Domingo Gross, ABS-CBN News, Bremerhaven, Germany. Kinilala po ng isang global non-profit organization ang kontribusyon ng Filipino community sa kanilang layunin para matulungan ang mga pasyenteng nangangailangan ng operasyon. Nagpapatrol, Monica Galozo. To smile by God's grace. They rescued me. Mahigit 30 taon na ang nakakaraan nang magkaroon ng malaking bukol sa ilalim ng kanyang baba, si Jose Villegas. Pangit na pangit siya sa kanyang sarili at bagsak ang kanyang kalooban.
pero nagkaroon siya ng pag-asa sa pamamagitan ng Operation Smile, isang organisasyon na nagbibigay ng libreng operasyon sa mga nangangailangan. Hanggang ngayon ay malaki pa rin ang pasasalamat ni Villegas, lalo na kay Bill McGee, CEO at founder ng Operation Smile, na siya mismong naging doktor ng Pinoy. I can still remember that walking in the streets of Manila, being hopeless, rejected. I couldn't find a job because of the tumor. Nagtrabaho din si Villegas sa Operation Smile sa loob ng 17 taon. Kalaunan, nagtayo ito ng sariling negosyo, isang maliit na grocery store sa Norfolk, Virginia. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang kanyang suporta sa mga proyekto ng Operation Smile. Sa global headquarters ng Operation Smile sa Virginia Beach, kung saan itinayo kamakailan lang ang Anthony L. Hideko S. Burgess Interactive Learning Center o ILC, si Villegas at ilan pang miyembro ng Filipino community ay binigyang pugay dahil sa kanilang kontribusyon sa organisasyon. You're very, very special people. And without you, Operation Smile would not be where it is today with 6,000 volunteers. Makikita sa naturang center ang iba't ibang layunin at proyekto ng Operation Smile sa mahigit 80 bansa sa buong mundo. Ilang buwan pa at magbubukas na ang ILC sa publiko. Para sa TFC News, Monica Galazzo, Virginia Beach, Virginia. Isang Pilipinong math genius ang nakapagtapos po sa Massachusetts Institute of Technology sa Amerika na may perfect grade point average o GPA. Nag-trending pa siya sa social media matapos makuha ang atensyon ni Vice President Lenny Robredo. Nagpapatrol, Paul Garilao. What I enjoy about math, it has really changed over time. Hindi lamang siya typical na math genius. Pero ang 21 anyos na si Pharrell Eldrian Wu ay nakapagbigay na ng karangalan sa Pilipinas nang nakamit niya ang kauna-unahang gold medal sa International Math Olympiad noong 2016. Nitong Hunyo, graduate si Wu na may perfect grade point average na 5.0 sa Massachusetts Institute of Technology, itinuturing na isa sa pinakamagaling na pamantasan sa buong mundo. I went to MIT like when I was 17 and where I majored in computer science and business analytics. Ani Wu, wala naman daw sikreto sa kanyang tagumpay, pero mas nahasa daw ang kanyang academic at problem-solving skills sa MGC Christian Life sa Taguig City kung saan siya nagtapos ng high school. Nagpapasalamat din siya sa mga profesor ng University of the Philippines at Ateneo de Manila University na naghanda sa kanya para manalo sa mga international math competition. Kamakailan ay nag-trending sa social media si Wu nang batiin siya ni Vice President Lenny Robredo sa Facebook. Inalala ni Robredo ang mga serbisyong ibinahagi ni Wu sa komunidad. So around that time, I learned that the Jesse Robredo Foundation is building classrooms in remote areas as one of their programs. Due to my status as a math contestant, and a particularly well-known one, I could tutor some students for a fee, like younger students, while at the same time, I could donate this money to the Jesse Robredo Foundation. Itinaguyod ni Wu ang Operation Matthew sa tulong ng Metrobank Foundation na naglalayo magturo ng math sa mga estudyante sa public school, lalo na yung mga nakatira sa maralitang lugar. Para kay Wu, maraming praktikal na aplikasyon ng math sa pagresolba ng mga krisis na kinakaharap ng lipunan, katulad na lamang ng pagsugpo sa lumalalang epidemya dulot ng COVID-19. Like figure out the interventions that would reduce that would like produce the least economic impact, say in terms of like lockdowns or like community quarantines, but at the same time like reducing the largest risk of COVID cases. So I think this requires like accessing a lot of data. May payo si Wu sa mga estudyanteng gusto mag-aral sa ibang bansa. Be passionate about something. These colleges like to see people who are really passionate about what they do. Para sa TFC News, Paul Garilao, USA. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para po sa ibang balita mula naman sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kabayan!